Ang kwento na inyong maririnig ay isa sa pinakamatagal at pinakamalalim na alamat ng ating mundo. Isa itong kwento ng mga Diyos na dumating mula sa kalangitan, ang mga Anunnaki, at ang kanilang hindi kapanipaniwalang pakikipagsapalaran sa planetang Earth. Ang mga pangyayaring ito ay naitala sa sinaunang kasulatan, nagpapakita ng isang sibilisasyon na mas matanda pa kaysa sa ating pinaniniwalaan. Noong 445,000 taon na ang nakararaan, lumapag ang dakilang Anunnaki na si Enki sa daigdig kasama ang 50 tauhan niya. Ang kanilang grupo ay binubuo ng mga dalubhasa, mga doktor, siyentipiko, arkitekto, mandirigma at biochemist. Si Enki ang namuno bilang punong siyentipiko at sa kanilang pagdating, tumambad sa kanila ang isang daigdig na natatakpan ng yelo. Ito ang panahon ng Ice Age, kung saan ang mga karagatan ay mababaw at ang mga isla ay bumungad sa ilalim ng nagyeyelong tubig. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa mga Anunnaki. Sa tulong ng kanilang mga teknolohiyang mas maunlad ng 10 ulit kaysa sa teknolohiya natin ngayon, nilagyan nila ng kaayusan ang mundo. Sa Mesopotamia, itinatag ni Enki ang kanilang unang kampo. Tinawag niya itong Eridu, ang unang lungsod ng mga Anunnaki, na siyang naging pundasyon ng lahat ng sibilisasyon sa hinaharap. Ginamit ni Enki ang kanyang teknolohiya upang gawing tahanan ang Eridu. Pinalakas niya ang mga daluyan ng tubig at inangat ang kalupaan upang maangkop sa kanilang pamumuhay. Dito rin nagugat ang pangalan ng ating mundo. Ang salitang Eridu ay naging inspirasyon ng iba't ibang pangalan ng Earth sa mga sinaunang wika tulad ng Erde sa German at Eredz sa Aramaic. Sa tulong ng kanilang istasyon sa Eridu, ang Earth Station 1, nagawa nilang makipag-ugnayan sa kanilang tahanang planeta, ang Nibiru. Ngunit ang kanilang misyon ay hindi lamang pag-aaral ng mundo. Ang kanilang tunay na layunin ay ang pagmimina ng ginto. Sa patuloy na pagsasaliksik ni Enki, nadiskubre niya ang malaking deposito ng ginto sa kontinente ng Abzu, na kilala ngayon bilang Africa. Pinangunahan niya ang mga paghahanda para sa pagmimina ng mahalagang mineral na ito, na kanilang gagamitin upang lutasin ang mga problema sa Nibiru. Dumating ang kanyang kapatid na si Enlil sa daigdig, dala ang mga tagapagbantay at karagdagang tauhan. Dito nagsimula ang tensyon sa pagitan ni na Enki at Enlil dahil magkasalungat ang kanilang prinsipyo at pananaw sa pamumuno. Si Enlil ang naging pangunahing tagapamuno ng misyon at nagtayo siya ng kanyang kampo, ang Nippur, isang istasyong nagsilbing tulay sa pagitan ng langit at lupa. Ginamit ni Enlil ang mga makabagong teknolohiya upang protektahan ang kanyang kampo, kabilang na ang mga mata na nagmamasid na maihahambing sa CCTV at mga sinag ng kamatayan, katulad ng laser weapons. Dito rin sa Nippur, itinayo ang isang tore na nagbigay daan sa komunikasyon sa kalangitan, isang malinaw na paglalarawan ng modernong antena o radio tower. Ang mga Anunnaki ay tinuturing na mga Diyos ng mga sinaunang tao dahil sa kanilang teknolohiya. Ang mga jetpack na kanilang ginagamit upang lumipad ay inilarawan bilang mga pakpak sa mga sinaunang ukit, habang ang kanilang sasakyang panghimpapawid ay inakala ng mga tao bilang mga higanting itlog mula sa langit. Ang alamat ni Ishtar, halimbawa, ay nagpapakita kung paano naiugnay ng mga tao ang mga advanced na teknolohiya sa mitolohiya. Nang dumating si Ishtar sa kanyang sasakyan na inilarawan bilang isang metalikong itlog, ipinagdiriwang ito ng mga tao sa pamamagitan ng regalong itlog, isang tradisyon na isinama sa modernong Easter egg hunt. Ang interpretasyon ng mga sinaunang tao sa mga Anunnaki ay bunga ng kawalan ng kaalaman sa agham at teknolohiya, ang mga makapangyarihang armas, advanced na komunikasyon, at iba pang kagamitan ng Anunnaki ay naging simbolo ng kanilang pagiging mga Diyos. Ngunit ang kwento nila ay higit pa sa alamat. Isa itong paalala na ang kasaysayan ng ating mundo ay maaaring mas malalim at mas komplikado kaysa sa ating pinaniniwalaan. Ano ang inyong pananaw? Maaari kayong mag-iwan ng komento sa ibaba para sa isang masiglang talakayan. Maraming salamat sa panonood.